Hi guys! Welcome dito sa Rishan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective na kung kaninong energy lamang yung mapipick or makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. We have here the Three of Swords, heartache. So nasasaktan ka. Sa person mo man or kaya ay sa ex mo or heartbroken ka dito, no, na nasasaktan ka, no, you feel the pain, no, in your heart, and also maaaring sa environment mo din, no, sumasama yung loob mo, yung ganun, no? With the Three of Swords. One more card about you right now. We have here the Magician. Manifestation, you're a person na a manifestor. With a magician, you're a person na you can use all your tools to get what you want, na makuha mo ang kahit na ano, guys, no, with a magician energy dito na you're a great manifestor, na kumbaga kung marunong ka gumawa ng spells, ay effective yung mga spells na ginagawa mo, or kaya ay kung meron kang goal or pangarap sa buhay, parang andali mo lang ma-achieve yun. Andali mo lang makuha yung gusto mo. No? With the Magician, we have here Gemini energy. And the Three of Swords ay air sign, Libra energy. So let's see kung ano naman yung mga paparating sa'yo, mga papasok sa buhay mo. Oh, we have here the Knight of Cups. Proposal, there is a proposal, guys, no? A proposal. From who? Merong manliligaw dito kung babae ka. And merong person na paparating na magkakagusto sa'yo or magpapakita na may gusto siya sa'yo pag lalaki ka. Kumbaga, gusto niya ng relationship with you. Sino itong person na ito? The Star. So, we have here the Star. This is someone na maring famous, na-achieve niya yung mga pangarap niya, na-achieve niya yung goals niya, yung ambitions niya sa buhay. This is a person na positive. Or kaya, ito yung person na hinahangaan mo, no, with the Star energy. This is a person na maring kilala din, a famous person, a famous personality. Ano pa about sa person na to? Nine of Pentacles, this is a person na stable, komportable yung buhay niya, confident, and parabang thankful sa buhay or sa mga achievements niya, sa mga narating niya, no? More information sa person na to na darating sa'yo. Okay, we have here the Queen of Pentacles. This is someone na, ano talaga eh, maliban sa kind-hearted, ay maano tong taong to, masipag, no? Marunong sa pera at madiskarte sa buhay. No? And matalino. Matalino itong person. So, and practical, of course, ambitious, no? So, tingnan naman natin, guys, kung ano yung intention nitong person na to towards you. We have here this Page of Swords. Maring makichika or kaya ay alamin yung tungkol sa'yo or kaya ay kumalap ng information. Interesado siya sa'yo, in short, na itong person na to. Ano pa, guys? Tingnan natin kung ano pa yung intention ng person na to sa'yo. So, we have here the Four of Pentacles na magkaroon ng matibay na pundasyon sa inyong dalawa. Or, you will feel secured sa isa't isa. I mean, with the Four of Pentacles na masecure niya yung connection nyo, lalo na kung wala pang connection, na magkaroon ng connection. Kasi maliligaw pa lang kung babae ka at kung lalaki siya, no? Kumbaga,
yung maging stable and yung masigurado niya guys na hindi ko ma-explain na maayos na masigurado niya guys na magkaroon ng stability sa inyong dalawa or maging partner kanya, no? More clarification nga dito sa Four of Pentacles na to. This person can't wait for information dito to be with you, ayun, no? Kasi feeling unstable siya without you, ayun, no? Hindi niya na maantay pa na matagal na makasama ka, makapiling ka, no? The Lover's card. Or magkaroon ng relationship sa inyong dalawa to be your lover. Sino ba to? Past or new person? Partnership? More information dito? This person will work hard para magkaroon ng union sa inyong dalawa. So, maring new person or past person mo man na gustong bumalik, no? Na magkaroon ng reconnection sa inyong dalawa, reconciliation. Basta gusto niya dito ng union or partnership sa inyong dalawa, ng person na to. So, tingnan natin guys kung ano yung goal nito, no? Goal niya sa inyong dalawa. Three of Wands. One more card. Ten of Cups. Handa siya mag-antay, no? Kumbaga, nag-antay ito ng kung kailan kanya mapangasawa. Yung goal niya dito talaga, main goal niya is mapangasawa ka. Ikaw yung makatuluyan niya. No? Ready to settle down na itong person na to. Motivated siya, no? Na i-pursue ka or mag-effort siya with the Eight of Pentacles kanina, no? Na ipakita sa'yo na sincere siya, no? Para mapangasawa ka niya with the Ten of Cups. Ikaw yung wish fulfillment niya. Ikaw yung gusto niya mapangasawa. So, tingnan natin guys kung ano naman yung next move ng person na to sa'yo. Next move niya dito. Seven of Pentacles. One more card. Ace of Pentacles. Yung kahit ba parang feeling niya ay parang wala pang kasiguraduhan. No? Wala pang kasiguraduhan guys. Or maring pwede siya mag-fail. No? Pero may potential na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, na magkatuluyan kayong dalawa, the Ace of Pentacles, na ikaw yung mapangasawa niya, ikaw yung maging partner niya in life, no? Na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, na magkaroon ng relationship and maging spouse ka niya, no? Yung magpundar na kayo ng mga ari-arian, katulad ng bahay, lupa, no? Na tirahan niyo. So, yun. So, tingnan natin kung ano yung nais niya mangyari sa inyo. May information pa dito. Change. Ayaw ng person na to ng pagbabago. May information na dito. Opportunity. So, ayaw niya ng pagbabago. Ayaw niya ng parang takot yung person sa mga changes, no? Or sa mga pagbabago, yung ganon. Gusto niya yung stable, grounded, mga kahit na mag-umpisa sa maliit, yung kunwari sa negosyo. So, ganun din sa relationship. Kunwari sa negosyo, mag-start ka from a small business sa maliit na negosyo and then it will grow. Magkakaroon ng expansion na nag-grow yung business mo na yun. So, ganun sa relationship yung gusto niya dito. Yung kahit na mag-umpisa kayo sa maliit, no? Katulad ng itatayo yung kabuhayan, no? Ay ang importante tuloy-tuloy na nag-grow. It can grow, no? Na nag-grow siya, no? Yun yung importante para sa kanya. Matyaga yung person na to, guys, at magiging matyaga to.
Kung babae ka, magiging matyaga siya na manligaw sa'yo, mag-effort sa'yo continuously, no? And kung lalaki ka naman, ay magiging matyaga to, no? Sa kahit na sa differences yung dalawa, or kahit na may attitude ka, kahit sabihin mo pa may attitude ka, o may pagkasuplada, suplado ka, ay magiging understanding itong person na ito. Kumbaga, magiging matyaga, mahaba yung pasensya niya sa'yo. No? So, eto na lang guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun manotify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman to, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.